Ang pag-explore para sa buhay sa ibang parte ng universe ay isa sa pinakamaganda at ambisyosong hakbang ng modern science. Imagine, sa nakaraang 30 years, ang daming na-discovering exoplanets. Ang exoplanet ay ang planetang umiikot sa iba't ibang mga bituin. Ibig sabihin, may tsansa na may mga alien life forms talaga. Pero hindi biro yung pag-detect at pag-analyze ng mga malalayong mundo na ito. Kailangan talaga ng mga high-tech techniques at gadgets. Tsaka yung paghahanap at pag-unawa sa mga signs of life o biosignatures sa atmospheres ng mga exoplanets. Sobrang complicated nun at maraming hindi sigurado. Sobrang complex at challenging na tasks yan na maraming uncertainties at mga assumptions. Pero bago natin ito yung diskusyon, make sure na hit my like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Biosignatures, yun yung mga chemical o physical signs na may buhay ang isang planeta. Pwedeng diretsyong gawin ng mga buhay na nilalang like paghinga ng mga gas o paggawa ng mga structures o pagbabago-bago ng environment. Pwede nating makita mga biosignatures na ito sa pamamagitan ng pag-obserba sa spectrum ng light na nire-reflect ng atmosphere sa planeta. Tapos, hahanapin yung mga specific absorption o emission features na nagmamatch sa specific molecules o elements. Halimbawa, yung oxygen, potential na biosignature yan kasi nabubuo siya through photosynthesis. Yung oxygen, nakakagawa din ng ozone na isang molecule na may tatlong oxygen atoms na detectable dahil sa unique na pag-absorb nito ng ultraviolet at infrared light. Pero hindi straightforward o sureball yung pag-detect ng biosignatures. Kailangan ng maingat na analysis at interpretation. Maraming bagay ang pwedeng maka-apekto sa biosignatures, kagaya ng properties at evolution ng star, yung planeta at mga moon systems, pati na rin yung composition ng atmosphere at ng surface. Madami ring factors katulad ng clouds, dust, pati na rin interference sa ibang light sources tulad ng ibang planeta o mga stars. Minsan, yung mga biosignatures pwede din maging resulta ng non-biological processes tulad ng photosynthesis ng tubig sa pamamagitan ng UV light o oxidation ng minerals sa pamamagitan ng volcanic gases na nagbibigay naman ng mga false positives na nagpapanggap na signs of life. Pwede ring maitago o maisira ang biosignatures ng ibang processes katulad ng pag-ubos ng gases dahil sa ibang organism o substance o yung pagtakas o depletion ng molecules sa atmosphere na nagre-resulta naman sa false positives na nagtatago ng presence of life. Kaya, kailangan talagang i-validate o siguraduhin ang mga biosignatures gamit ng maraming ebidensya at isipin ang context at plausibility ng mga scenarios na involve. Ang JWST ay isang space telescope na na-launch noong October 2023. Nag-o-orbit o iikot ito sa paligid ng araw mga 1.5 million kilometers mula sa Earth. Ang pangunahing salamin ng JWST ay 6.5 meters sa diameter at mag-o-operate ito sa infrared range ng electromagnetic spectrum mula 0.6 hanggang 28 micrometers. May apat na scientific instruments ang JWST. May near-infrared camera, near-infrared spectrograph, mid-infrared instrument at near-infrared imager at slitless spectrograph. Maraming objectives ang JWST pero ang pangunahing goal ng JWST ay ang pag-aaral ng formation at evolution ng mga galaxies, mga stars at planeta at pag-check sa physical at chemical properties ng interstellar at circumstellar mediums. Isa pang pangunahing goal ng JWST ay yung pag-observe ng atmospheres ng mga exoplanets at paghahanap ng mga biosignatures gamit ang technique na tinatawag na transit spectroscopy. Sinusukat nito kung gaano karaming starlight ang na-absorb ng atmosphere ng isang planeta habang dumadaan ito sa harap ng isang star. Nauobserbahan ng JWST ang spektra ng iba't ibang exoplanets mula sa gas giants hanggang sa rocky worlds at ma-detect o ma-identify ang mga molecules at elements kagaya ng water, carbon dioxide, methane, ammonia, oxygen, ozone, pati na rin iron. Nasusukat din ang JWST ang temperatura
pressure at cloud covers ng atmospheres ng mga exoplanets at nakikita ang structures pati na rin ang dynamics nila. Nakaka-observe din ang JWST sa mga pinaka-promising candidates na pwedeng magkaroon ng buhay katulad ng 7 Earth-sized planets ng TRAPPIST-1 system na umiikot sa isang red dwarf star na mga 40 light years away mula sa Earth na may potential na magkaroon ng water sa kanilang surfaces. Imagine isang moment na baka magbago ang pag-intindi natin sa existence. Yung moment na makakita tayo ng buhay sa ibang planeta. Hindi lang ito basta scientific expedition. Ito ay journey na magpapayanig o mag-iiba ng core understanding natin tungkol sa kung sino tayo sa grand tapestry ng cosmos. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng microbial life sa malalayong exoplanet. Hinahangad itong sagutin ang mga age-old questions na pinag-uusapan at pinagdidibatihan ng mga philosophers, scientists at thinkers ng ilang centuries na. Pero ano nga ba ang origin of life? Unique ba tayo sa napakalawak na universe na ito? Tayo lang ba ang may buhay sa malawak na universe? Sa napakaraming planeta, tayo lang ba ang Earth ang may buhay? Pero hindi matatapos ang paglalakbay sa existential questions. Nagdadive din ito sa realm ng biological diversity at complexity. Paano kung makadiscovery tayo ng life forms na sobrang iba sa atin na hindi na magfit sa definitions of life natin? Paano kung may buhay sa methane lakes ng Titan o sa icy oceans ng Europa? Endless ang possibilities at bawat discoveries ay patunay sa incredible tapestry ng posibleng life forms sa universe. Ang paghahanap ng life beyond Earth ay parang salamin din. Ito ay nire-reflect ng biases natin, ethical dilemmas at yung essence ng human conditions. Hinahamon tayo nito na harapin yung mga dati nating pangunawa kung ano nga ba dapat ang buhay at pilitin tayong muling i-re-evaluate ang ating mga ethical responsibilities. Dapat ba tayong makipag-interact sa newfound life? Anong mga protocol ang dapat nating ilagay para protektahan ang mga alien ecosystems na ito? Ito ang mga tanong na nagpapaisip sa atin na tumingin sa loob habang nakatingin tayo sa labas ng kosmos. Hindi ito misyon na kaya lamang ng isang tao. Kailangan ito ng international cooperation, pinakabagong teknolohiya at shared set of ethical guidelines. Ang James Webb Space Telescope o JWST ay malaking hakbang sa misyon na ito, pero isang piece lamang ito sa mas malaking puzzle. Ang paghahanap ng extraterrestrial life ay sama-samang pagsisikap na kailangan ng wisdom at intelligence ng astronomers, biologists, ethicists at pati na rin policy makers. Ito ay patunay kung kaya ba nating ma-achieve ang ating misyon kapag nag-unite tayo para sa common goal. Ang patience at perseverance ay ang mga heroes ng cosmic journey na ito. Hindi natin kailangan ng bilis, kailangan natin ng pasensya. Isang paglalakbay na tatagal ng ilang henerasyon at ng ilang eras. Ito ay misyon na kailangan ang humility na tanggapin na baka hindi natin mahanap ang sagot sa buhay natin. Pero may lakas ng loob tayo na ituloy ang paghahanap ng extraterrestrial life beyond Earth. Ito ay journey na nag-i-invite sa atin na maging bahagi ng mas malaking bagay sa ating mga sarili. Ito ay isang journey na high risk, high reward, at isang nagka-captivate sa imagination natin sa mga henerasyon na darating. Kaya habang nakatayo tayo sa dulo ng posibilidad na mabago ang ating buhay, i-enjoy natin ang paglalakbay. After all, higit pa sa scientific endeavor ang paghahanap ng buhay beyond Earth. Ito ay isang paglalakbay ng discoveries na may kapangyarihang i-unite ang humanity sa harap ng wonders of the universe. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pakisubscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.